kapat sila. Yes, mga lods, magkikita kami nila Isikel at ang buong team ngayon. Magkikita kami. Kaya, hintay-hintay lang tayo hanggang makita natin sila. Malapit na kami sa area kung saan kami magtatagpo. Mas panganib pa rin ang mga kasamahan natin dahil marami silang nakasalubong. Marami din silang na kontra. So malakas yung iba. Yung iba malakas yung malakas talaga yung iba. Lalong-lalo na nakita nila yung mga nakapula, mga lods, no. Yung mga nakaitim, nakakapa. Yun siguro yung ano, yung mga naglalakad, mga lods. Naglalakad na nung pauwi sila. Pauwi sila, no. Anong time na nakita niyo ba yung videos ko, mga lods, na nandun lang ako sa may mga damo, tapos yung mga nakapula is padaan, nakadaan, padaan ng padaan, no. So napansin niyo ba yun, nakita niyo ba yun? Kaya siguro pumunta sila dito sa ano, sa mga kalupaan at saka sa maraming mga inosinteng tao dahil maghahasik sila ng lagim, no. Yun siguro. Kaya ngayon, mga lods, kahit papaano, bigyan natin ng pansin yung mga nadadali nila. Yung mga inosinteng nadadali nila. Kailangan natin silang mabago. Kailangan natin silang kunin, no? Kailangan natin i-refresh yung buhay nila. Inosinte lamang sila. Magalit kayo kung magalit sa akin. Basta binigyan ko ng buhay. Binigyan ko ng kulay yung buhay nila. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga lods. Sa inyong pagdarasal, malaking tulong yan sa akin. So yan, papasalamat ako sa aking kaibigan, Liwende. Tinanong ko yung pangalan niya. Tinanong ko yung pangalan niya. At ang sabi niya sa akin, para ko na daw siyang kambal. Dahil sa hirap ng aming dinaanan, dahil sa sobrang lakas ng aming mga kalaban, nanghihina din siya. Nanghihina din siya, mga lods. Kaya kung ano ang laban ko, ano ang nasa isip ko, yun ang masusunod, sabi niya. Dahil ako ang may dala sa aking sarili. Ang ginagawa niya lang, proteksyonan ako sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng mga kalaban, mga lods. Kung hindi niya nakaya, hindi niya kaya akong pagtakpan at hindi niya ako kayang labanan or ipagtaguan sa mga kalaban, iniuuwi niya ako. Iniuuwi niya ako. At magugulat na lamang po ako, nasa bahay na ako. At kung sakaling ready na ako, sabihin ko lang daw sa kanya at babalik niya ako doon. Yun ang sabi niya, mga lods. At tinanong ko kung ano ang pangalan ng Diwindi na kasama ko palagi. Wala siyang ibang sinabi. Kundi, gawin mo na lang, tawagin mo na lang ako, Neo, kambal. So para ko na rin siyang kambal, sabi niya. Sabi niya, para na rin ko siyang kambal. Kasi kung ano ang hirap na dinanas ko, masubra yun din yung hirap na dinanas niya sa sobrang lakas ng mga kalaban. Kaya, mga lods, tinatawag namin ang aming sarili. Nakambal kami. Hindi man ako totoong may kapangyarihan. Dinala niya lang ako. Pero ngayon, mga lods, bibigyan natin siya ng pagkakataon na tawagin natin siya sa personal na pangalan niya. Kaibigang niyo. Kakambal na niyo. Ayaw niyang sabihin yung tinatawag sa kanya. Ayaw niya. Kung ano daw ang pangalan ko, yun na rin daw ang ipapangalan ko sa kanya. Kaya ang itatawag ko sa kanya, kaibigan o kambal, Neo. Kaibigang Neo, ganyan. Kambal na Neo. Ano kaya maganda, mga lods? Ako na raw ang bahala, sabi niya. So yan. Mabuti na lang at magkakaroon din tayo ng pagkakataon na tawagin natin siya. At sa pagkakataong natatalo tayo ng mga kalaban, nandyan siya para proteksyonan tayo. Lalong-lalo na kapag nakukuha na sana ako, mga lods, yung nangingisay na ako sa sobrang
lakas ng kapangyarihan ng kalaban, yun. Binibigyan ko ng pagkakataong mabuhay. Binibigyan niya ako ng pagkakataong makapag-survive. Binibigyan niya ako ng lakas para matalo. Or napapansin niyo mga lords, habang inuorasyonan ako ng mga kalaban, yung orasyon ay papunta talaga sa aking katawan. At kapag gumalaw ang diwindi mga lords, parang kinakat niya yung ano, yung pwersa ng kalaban. At para makagalaw ako, makagalaw talaga ako. So mabuti, dalawa kami na lumalaban doon, hindi lang ako nag-iisa, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtitiwala sa akin. Hintay-hintay lamang po tayo mga lords, dahil habang nagpapahinga tayo dito, sobrang haba ng nilakad natin, kailangan din natin magpahinga at kailangan din nating malaman kung nasaan na sila Ezekiel, sila Verdugo, sila MC, sila GBL ngayon. Akala ko naman nilagay ako sa ano eh, diniritso ako ng kaibigan natin doon sa mismong sariling kinalalagyan nila. Hindi naman. Pero ginawa niya rin siguro ito mga lords, no, para ma-secure yung mga daanan namin. Para makita natin yung mga kalaban natin. At least doon na ano natin sila. Na pabago natin sila. No? Binigyan natin sila ng pagkakataong mabuhay. Mabagong muli. Ako, mga lords. Hintay-hintay lang mga lords. Ha? Punta tayo doon. So habang nandito pa tayo, kwentuhan muna tayo ha. So sana hindi kayo magsawang makinig. Tingnan niyo ang pagmumukha ko, no? Maraming salamat po. Sa lahat ng mga solid viewers natin diyan, solid subscribers natin diyan, sa mga solid commentators natin diyan. Sa lahat-lahat, lalong-lalo na sa mga hindi pa nag-subscribe, sa mga nagko-comment, sa lahat ng mga nagla-likes, lahat kayo mga lords, no? Maraming salamat po talaga sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa akin. Walang sawang pagsubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. Mula po yan sa puso ko. Mula po yan sa puso ko mga lords. Maraming salamat talaga. Sana gabayan kayo palagi ni Lord. No? Ayan. Sana gabayan kayo palagi ni Lord. Maraming salamat po talaga. Ayan. So... Iba talaga yung pakiramdam ko doon mga lords, no, sa mga kalaban natin doon sa mga nakapula. Malakas talaga ang kapangyarihan nila. So, kaya kahit gano'n man nila kalakas, kakayanin natin sila. Di ba? So tara, tayo tayo sa paglalakad mga lords. Let's go! So, mayroong mga ulo doon, oh. Dami nila.
dami nila dyan sa manuals. Ayan sila, oh. Magpapahinga yata sila. Magpapahinga sila, mga lods. Marami sila. Marami. Bakit kaya sila nandyan? Nakukusap-usap sila ko. Usap-usap sila, mga lods. Ang dami nila, apat sila. Ano kayang ginagawa ng mga yan? Apat sila. Ano sa tingin nyo? Kalaban o hindi?
Kasi kung kalaban yan, puntahan natin. Tingin siya dito. Parang nakita yata tayo ah. Gawin tayo ng paraan. Tara, let's go.